Good morning. It's me again, Sol Demiar. Sabado ngayon, araw ng Sabado, December 5. Yan. Guys, kape tayo. Nag-init na ako ng tubig, tapos ang timpla ng kape. Yan. So, ayun. Marami kaming tinapay, kaso lang, kailangan namin ng kanin. Kasi pag malayong pinumunta ng asawa ko, nagugutom bigla, walang mabilhan sa daan. Nagbibisikleta siya. Ayun, kailangan magkanin siya araw-araw. Hindi ko siya pinapalis nang hindi siya kumakain ng kanin. Pag tinapay lang, hindi pwede. Binabaunan ko pa siya ng tinapay. Ito yung paborito niyang tinapay sa bakery. Kailangan laging merong ganito. Bago niyang paborito yan. Simula nung natuklasan niya yan. Lagi niya pinapabili yan. Na-order niya sa akin. Anyway, sayang muna tayo guys. Guys, limang takal para hanggang tanghalian na, para tipid kuryente. Isang sikreto sa pagsasaing para hindi mapanis agad ang kanin at maputi ang sinaing, lagyan ng isang kutsarang suka ang sinaing. Ihalo lang natin sa ito. Kain tayo, almusal! Yun guys, tapos na kami mag-almusal. Oras na para umaura ulit sa kusina. Sa mga linisin. Yan. Buksan na natin ang bintana dahil paalis na ang asawa ko. Ang sarap ng liwanag guys, galing sa labas. Araw. Liwanag. Sakit sa mata.
Yan. Guys, itsura ko, tingnan nyo. Dumis ko na. Tatapos ko lang maglinis. Ngayon magluluto ako ng sinigang na baboy para sa tanghalian namin. Pakita ko sa inyo, guys. Tara, luto tayo. Yan, pinapakuluan ko na yung baboy. Mamaya kukulo na yan. Lalagay natin yung mga sangkap niya. Ito yung mga sangkap niya, sibuyas, kamatis, tapos siling green. Tapos ito, pampaasin. Bumili lang ako ng gulay na lakangkong. Hindi ko na siya sinahugan ng gabi at saka, alam niyo yun, yung sinigang na kumpleto sa sangkap. Kasi sobrang mahal na ngayon ng bilihin. Dapat meron to labanos, gabi, tsaka sitaw, okra, ganyan. Pero ito na lang sinahog ko, guys. Kangkong na lang. Kasi sobrang mahal. Nagtipid ako. Parisan ko lang siya ng galunggong. Guys, pinagsama-sama ko na yung sangkap, sibuyas, kamatis, nilagay ko na dyan. Mamaya ko nilalagay yung sili, nilagay ko na rin siya ng asin. Mamaya titimplahan ko na lang siya ng pampaasin. Yan, luto ng ating sinigang. Tapos, meron tayong galunggong. Ang tanghalian natin, guys. A few minutes later. Guys, nandito ako sa taas. Ang init. Hindi dito sa taas. Pero okay lang. Dito na ako nag-video kasi maingay sa baba. Pakita ko nga pala sa inyo kahapon namili ako ng mga ukay-ukay. Tagal lang hindi ako nakakapamili ng damit. Ukay-ukay, wala na kaming damit. E lalo na nung medyo tumaba ako nagkalaman. Yung mga damit ko noon, yung mga payat ako pinamigay ko. Kasi yung anak ko rin, medyo tumaba ng konti. Hindi na rin magkasya sa kanya yung mga damit niya. Kaya, nalungkot ako nung nawala yung upay-upay dyan sa palengke na pinamigay ko. Minsan, inaabangan ko pagka, ano, halimbawa ngayon, dumating yung upay-upay nila mahal, inaabangan ko na lang mura. Nagbababa siya ng presyo. Minsan, 10, 20, ganyan. Kinabukasan, pababa ng pababa yung presyo. Kaya, nalungkot ako nung nawala dyan. Malis na sila. Nung pumalit, ang mahal ng upay-upay niya ayaw na magbaba ng presyo. E kahapon, nakakita ako ng mga upay-upay na pants. Maganda. Pag-sisimplenta na siya. Yan, lalaki na siya. Ayan, guys. At 3 piraso siya pag-sisimplenta. Gusto ko kasi yung digarter. Ang garter lang ayoko lang kasi masikip. Yan, gusto ko yung maluluwag. Yan, tatlo siya. Pwede na rin to sa anak ko kasi anak ko mahilig din sa maluluwag. Ayun yan ang masisikip. Hihiraman na lang kami nito. Yan. 50 ang isa. Ito parang di pa siya nagagamit kasi tingnan nyo. Wala pa siyang butas. Yung ano niya, oh, ayan. Wala pa siyang butas. Di pa siya nagagamit. Pwede siyang panlakad. Ito, bumili ako ng blouse. Isang piraso lang blouse ang bili ko kasi yung mumurahin lang doon ako nangibili sa bagsak presyo. 10 piso. Ikulang na yung pera ko. 5 piso na lang. Kaya tinawaran ko, bili sa akin 5 piso na lang. Bahay. Pwede na siya pang bahay, di ba? Dagdag niya. Susukat ko. Pakita ko sa inyo. Okay, so ano pa ang uran ko? Nag-uwag siya. Siya ang sikip. Sarap sa balat.
So, diba? So, yun mga misis. Pinakita ko sa inyo yung pinamili ko sa Ukay-Ukay. Hindi ako nahihiyang ipakita sa inyo ang mga damit ko. Gaya nito, galing sa Ukay-Ukay ko. Kasi pag sinuot naman yan, hindi halatang galing sa mumurahin, galing sa Ukay-Ukay. Kaya okay lang yan. At ng damit namin galing Ukay-Ukay, puro mumurahin. Hindi kami mapili, pati yung anak ko. Yung halagang 10 piso, pinapanlakad na namin. Maliwanag galing sa labas. Eh. Pasensya na kayo, masyadong maliwanag sa likod ko. Sa bintana kasi. Kaya yun, makakamura ka sa Ukay-Ukay at hindi naman halatang mumurahin pag sinusuot mo, diba? Nag-i-enjoy ako. I love Ukay-Ukay. I love UK. And that's all for today. Maraming salamat.